Tinatawag na ano na kasi nga na-mention ko sa previous video regarding doon sa isang actually madami silang nagtatanong regarding sa most of my content kasi sa asthma, 'di ba? Alam niyo naman 'yun lahat. And may mga nagtatanong regarding sa paano i-increase yung mga gamot nila, paano kung okay lang ba yung like for example yung mga mantilukas, kailan ihinto, kung okay lang ba na like may mga tanong na okay lang ba yung salbutamol na nebulization. Yung iba nagtatanong kung paano kung mayroon silang ibang inhaler, ano ang gagawin. And yung mga about so kumbaga nagtatanong sila kung about sa management ng kanilang asthma. So regarding sa self-management ng asthma, kung tinatanong kung kayo yung kung tinatanong niyo sa sarili niyo kung pwede niyo ba i-manage yung asthma ninyo. Partly, oo. Kasi yung mga doktor ninyo, gaya nga nang sabi ko sa previous video, after niyo ma-discharge or after niyo magpapa-check up, may mga discharge form na binibigay ng mga nurses kung saan nag-i-explain sila kung ano ang mga gamot na iti-take niyo sa bahay, paano niyo iti-take, kailan iti-take, at saka how long ninyo iti-take. Yun yung mga meron din tinatawag na asthma action plan na in written form yan siya, and it's a written directive kung saan ida-direct kayo ng form na yun when and when not to take the medication, ano yung mga i-observe ninyo, and kailan nyo ba i-stop, kung kailan kayo magte-take ng oral na corticosteroid. Oral na corticosteroid, yung tablet yan siya na steroid, or kung kailan nyo i-increase or i-decrease yung inhaler ninyo, therapy or reliever treatment. So more on that in the next video. So if ever self-management of asthma, pwede meron yan, naka-indicate kasi yan siya sa GINA. So it's a worldwide na parang guide ng mga medical practitioner. Yes, you can do it. You can do it. So, kung may mga tanong kayo, baka gusto nyong pag-usapan, I will leave the Facebook page link below. That's all. God bless.